Hello guys, magandang gabi sa lahat. Salamat din pala sa mga nag-like, nag-share dun sa video ko na nagluto ako ng papaitan. Salamat po sa inyo guys. So ngayon gabi, syempre dinner time since ongoing pa rin yung MACQ. So stay home. Dito pa rin tayo sa bahay. So, magluluto ako ngayon ng sabaw na tuna. Yun. Yellow pin. So, kailangan natin ng kunting sabaw-sabaw. Kahit pa paano, matanggal yung mga, alam nyo na, yung mga virus-virus sa katawan. So, ngayon, pag ako naman nagluto ng yellow pin, ang ginagawa ko is nagpapakulo muna ako ng tawag nito tubig. Yun. Ito, pinapakulo ko na sa ngayon. Medyo slow fire lang para biskit pa paano. Lalabas din yung kan talaga. Okay. So ngayon, ito na. Nag-slice na ako ng mga lamas niya. Ito, sili, green, tsaka yung sibuyas, and then yung luya, then yung kamatis, tsaka yung atsal. So yun. So pag kumulo na yun, pag kumulo na talaga, mga siguro mga ilang minutes din bago ilalagay yung, then ito na yung, siyempre, huwag natin kalimutan yung tanglad. Yan. Maganda to. Herbal to yung tanglad. Tsaka yung pechay. Yan. Pechay. Ito, pechay. Yan. Then, siyempre, yung karne. Ah, karne. Yung isda pala. Yung isda ng tuna. Yan. Ito po. Tuna. Yan. So ngayon, ang gagawin natin guys is lalagay na natin yung lamas. Okay? So, una ilalagay natin yung tanglad. Then, yung sibuyas. Saka luya. Then, yung kamatis. Para makahigop din ng sabaw yung mga anak natin, yung pamilya natin. Yan. Pero ito po, mamaya na po. Mamaya na po ilagay. So ngayon, nalagay na natin. Nalagay na natin ngayon yung isda. Yellow pin. Yan. Okay. Oops. Yan. Yan. Andiyan na po siya. Lagyan natin muna ng konting asin. Para at least makuha niya yung, diba? Yan. So, antayin po natin kumulo. Pag kumulo na, mga ilang minutes, siguro mga 5 to 10 minutes, pakuloyin natin. Kasi iba yung kwan ng tunay. Pero yung pechay, mamaya na po. Ito, naka-ready lang po yung pechay. Ito po yung last, at saka yung, guys, naputol eh. So, yun, sili green. Mamaya na po, kasabay na po yung sa sili green. Okay? Sige guys, abang inaayos ko to, ito, pinapakuluan ko. So, i-update ko kayo, ha? Okay. So, ito na guys, ngayon, okay na. So,
talagang makikita mo yung tuna pagka yung laman niya na medyo yung iba naghiwalay-hiwalay na. Yun. Lumabas na talaga yung lasa niya. So, ayan, natimplahan ko na po 'yan. So, ganun pa rin, guys. Magic sarap. Ito pa rin po yung ginagamit ko. Kunting asin. So, kailangan ibabalansin nyo na lang po yung timpla na medyo hindi naman maalat masyado kasi yung tuna talaga pag once na kumulo na siya, mga siguro 10 to 15 minutes slow fire lang po para at least wag po malakas yung apoy para hindi siya mabigla. Kumbaga. So, kailangan kunting-kunting apoy lang. So, ngayon, ilalagay na natin, guys, ito. Yung pechay at saka yung sili green. Ayan. So, para mas masarap siya. Then, papuyan mo konti. Ayan. Ayan, guys. So, lagay na natin. Then, pagka once kumulo na yan, okay na. Pwede, ready to eat na, guys. Maluluto na siya. So, yun lang po, guys. Konting tip lang po sa pagluluto. Medyo, syempre, kailangan din natin para sa pamilya natin may kuwang rin sa pagluluto. Salamat din pala sa may mga nag-chat din sa akin na regarding dun sa nung luto ko ng papaitan. Yung recipe daw, i-chat sa akin. Taga-America nga yun eh. Nag-chat sa akin. So, masaya din. At least kahit pa paano, nakikita din nila. Siyempre, malayong lugar. Wala na sila sa Pilipinas. So, kailangan din nila kumain ng lutong Pinoy. Yun, di ba? Ngayon lang. Salamat sa nag-like, nag-share doon sa video ko na nagluto ng papaitan. The next din, may mga susunod pa. Salamat din sa inyo lahat. So, yun lang po, guys. Paki-like, share, subscribe na lang po. Click the notification bell. Tulong-tulong lang po, guys. Yan lang po yun. So, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo. Sa ulitin po. Bye-bye, guys. What's up, guys? Thank you for watching my dad's video. Please subscribe and click the notification bell below. Keep watching. Bye-bye.